Mabuhay mga plantitas and plantitas, ay nagbabalik ang inyong tita Pat ng Bayan. Medyo matagal-tagal din pong hindi nakabalik ang inyong tita. Noong last April nga po ay dapat ay kasama ako ni Sis Mag Santillan sa live streaming, pero dahil umasa po ako kay net ay ako po'y sobrang nasaktan. Kaya ako wag po kayong umasa, hindi po talaga kinaya ng aking net, kaya po ako ay naging audience na lamang nun. Pero paano nga ba natin gagawing masaya ang ating buhay pagkatapos ng mga failures natin? Naisip ko na i-vlog ko na lang, dahil naghanda naman ako dito, isang linggo kong pinaghandaan. Gabi pa lang, naka-makeup na ako. Ang dami po nangyari nung araw na yun, mga ilang minuto na lang, magla-live na tayo. Napasok si Marge Santillan, ang host natin. Tapos ay yung net ko ay hindi maganda. 30 minutes before yung live po ay kami ay nag-off cam, pero talagang ikot lang siya ng ikot. So, minabuti ko na lang po na i-vlog para naman po yung effort natin ay mapasaya natin yung mga gustong-gustong makita yung ating mga tanim. So tara guys, tara, tara! Kasi marami kong pasabog, baka isa po kayo sa mabati ko at mapasalamatan. Kahit medyo mahaba po itong vlog natin, once a month lang naman akong mag-vlog, pagbigyan nyo na po ako. Welcome sa aking kangkungan guys. Ito yung sinasabi ni Mamita Gina na isang ektaryang kangkungan ko. Isang metro lang po ito. Dahil summer po, tuyo itong area. Tinabas ko ang mga kangkong kasi ay nangangayayat na sila. Ito po kasi yung pinakamababang area dito sa aming gilid ng bahay. Kaya maganda ang kangkong dito. Itatanim ko na lang ulit sila pag medyo umulan na ngayong May. So ito po ay hindi garden, kangkungan. Ngayon ipapakita ko po sa inyo yung aking mga halaman na kinakalkal ng manok at inilagay ko na lang sa ground. Himamatayin po sila, kaya nilagay ko na lang sa ground. Mabuhay ang mabuhay, salamat. Ayan, ito pong si Arurot ay galing sa school sa advisor ni Ginny Baselda, ng anak ko. Ito po ay marami, isang puno ang pinabunot niya sa akin. Pinhinati ko po, binigay ko sa aking mga kapitbahay. Oh, may nangangalat pong ganito. Ito po ay katawan lang na tinatapon ko dito. Tumutubo na sila. Devil's backbone ba itong isa? Sama-sama na sila dito kasi nga ay pag nabuhay naman sila ay ilalagay ko sa pot. Ito ay si Doña Carmen. Ito po ang isa sa aking malagong mayana na halos mamatay na siya noon. Pag may bulaklak, putol, tusok. Ito naman po sa ilalim, ayan na naman siya. Ito po kasi tumutubo sa mga kanal, kung saan mo itapon, tutubo yan. Ito po halos mamatay na, ini-spray ko yan ng pang-insektong ginagamit namin sa bukid, yung chicks. Huwag nyo pong gagamitin kung hindi nyo po alam ang kaparaanan ng paggamit. Oh, ayan na naman siya, oh. Ayan. Ito, tropical yata talaga ito. Kasamahan ng tropical storm. Tapos, syempre, ito kasing snake plants ayaw sa mababang lugar. Mas gusto niyan talaga sa mga tabing kalsada, yung mainit, yung mabato. Ayan na naman siya, oh. Ito pa si Doña Carmen. Yan, nangangalat. Pag may naputol na sanga, tusok ko dyan. Guys, paki-idehan naman ito kasi hindi ko alam itong isang variety na to. Tapos yung mga ganito ko, prayer plant ba ito? Na dyan pa sila nabuhay kasi nga kinakalkal ng manok. Ayan, si Green. May mga nakuha akong ibang pangalan ng mayana. Mamaya, mabibigay ko sa inyo. Ayan pa si Zeylanica ba to? Ayaw nila sa mababa. Ito naman yung pinagkakaguluhan ko na ano ba ito? Ito yata ay
namumulaklak siya kahit apak-apakan siya ng manok dyan. Yan yata yung katakataka. Kamuka siya ng yung kay Sis Adele. At ito naman ang isa pang variety ng ating Mayana. Siya po ay si Wizard Rose. Puputulin ko tumamaya tusok. Ito pa ang isa pa. At meron pa din dong maliliit. Ito ayaw niya dyan sa tubig. O isa pa ring prayer plant. At ganun din ang aking mga caladium. Namamatay, nawawala ang dahon, pero still, nandyan yung bulb nila. Kaya dadahon ulit sila. Oh, sorry. Fortune plant. Ayan, yung mga pinuputol-putol ko lang. Pasensya na po kayo sa kamay ng magsasaka. Kasi ay nag-aalis ako ng damo dito. Ayan, tubo na naman. At may isang puno ng balid. Dito kasi ay may isang puno kami ng balid. Ayan. Ayan, pag may tubo ng ganyan, dinadala ng asawa ko doon sa bukid at itatanim. Ito nakita nyo na sa nauna kong vlog sa request ni Tess de la Cruz. Makikita nyo po ang aking first vlog sa channel ng anak ko, Sydney Zelda. Ayan. Si Tropic Snow. At may naka singit na plant basket. Madaling dumami yan, si plant basket. Yan na ang pinakamabilis kong dumami, si plant basket. Pinamimigay ko na lang kasi wala na akong paglagyan. And another variety, kagabi ko pa ito hinahanap. Mas masaya siya dito sa ground, guys. Kagabi ko pa hinahanap ang pangalan niya. At ito naman, nakita nyo na rin ito, guys. Ito ay bigay ni Teacher Lori Medina. Kung nakita at napanood nyo po yung second vlog ko, Garden Raid, sa pinsan ko at kay Madam. Doon po galing yan. Tapos, yung anak niya po, binibigay ko po sa kanya, pinapaampun ko. Binabalik ko po kasi nagsiship si Ma'am. O, ayan, mahilig ako magtutusok pag wala akong available. Napat yan, tusok ako ng tusok dyan. May anak na siya, o. Maganda rin itong nangyari kasi parang halaman update na rin. Dahil simula noong ako ay mag-upload ng una kong video, ay hindi na ako nakapag-update. O, bagong tanim lang ito. Medyo nalalanta. O, ito, bigay ng kinakapatid ko. Wala lang. Siguro, sobrang dami na rin niya. Yan. At another variety ng Mayana po. Ito ay galing sa aking mga ka-church. Kaya humanda na ang kapalit. Ito po ay si Wild Lime. Pakikurik po kung anong tamang pangalan sa kanila. Ito hindi ko pa nakuhaan. Twirl and Curl yata ito. Well, masaya sila dyan. Di ko sila ini-spoil. Kung saan sila nang galing, dito ko lang din sila nilagay. Kasi ulanan arawan din naman po sila dun sa pinanggalingan nila. Ito hindi ko alam. Kasabayan sa ibinigay. Itong mga cute ang bulaklak na ito. Oh, hindi ko alam din ang pangalan. Yang Yang. Ano ba to Yang Yang? Oh, may assistant ako dito eh. Tulog pa kasi yung dalawang batuta. Pasensya na po kayo sa mga ingay. Ito, hindi ko rin alam. Pero dilaw ang bulaklak nito. May naliligaw ng senya dahil ako po ay nagsabog ng senya dito. Ito galing din po kay Madam Lori. Natandaan nyo po, yun po ay Valentine. Dami po niya sa aming binigay na freebie pang Valentine. Ang aking kutsarita ay kasing tanda ko na. Kaya namumulaklak na. Ito ay tanda ng kalkal ng manok. Oh, ayan. Hindi ako makapagparami ng ganitong alas 10 ba to? Kalkal ng manok. And guys, napakarami ko nang namatay. Marami nang lumisan, talagang halaman. Pero marami ding bumalik. Ayan o. Oh. Isang variety ito ng Mayana. Hindi ko mabuhay-buhay. At ito naman. Ay, ito na ang pinakamahirap kong buhayin. Gumamela, rose, bagumbilya. Yan. Kaya pinapabuhay ko sa pinsan at sa ate ko yun.
At meron din ditong senya. Sana ito ay napakaganda pulang pula galing sa simbahan. Masaya pa sila din eh. Ayan. Magpaparami tayo ng mayana guys. Sabay kami ni Sis Adele. Ito na rin ang pinakagusto kong makolek. Kasi ito ay herbs din. Ayan. Sa akin palagay may 12 yata akong klase na. Ito naman ay si Curly Violet. Galing din ito sa paso. Gumanda na lang siya dito. At ang okrang nag-iisa. Nagsabog ako ng okra dito pero yan lang ang naisang nabuhay. At ito pa ang favorite ni inay, bougainvillea. Binili ko sa pinsan ko yan kasi hindi ko nga ni kayang buhayin. Tapos ay, nakita nyo na rin ito guys sa dati ko. See? Calm down my darling. Ah, no. Cadena de Amore. Ito naman ang gumamelang cute na cute. Kaya lang walang bulaklak at nagkakasakit siya. Patubo yan ng ate ko. At mayroong naliligaw na wandering Jew. Ito, patay buhay din to guys. Pero nagbigay na ito ng bulaklak desert rose. Ginagamot ko siya guys kaya nandito siya. Ang pang spray ko ay chicks. Huwag nyong gayahin guys dahil yun ay pang palay. Ito isa rin sa paborito ni inay. Si Adelpha. Yan, binili ko kay Gemma sa pinsan ko kasi madalas naman niya akong bigyan. Yan. Ang wala pa ditong paborito ni inay ay Rose at Santa Ana. Ito si Papua. Yan. Ito ay mga ginagamot natin. May isa pa akong ginagamot dito guys. Ito naman, marami na itong nabigay sa aking patay buhay kong aloe vera. Dinadala ko sa simbahan, dinadala ni Sydney sa school. Sobrang dami na niyan. At meron pa ako dito guys na, wait lang ha, sana huwag kayong mahilo ha. Dito, sinasabit ko sa aming sampayan si. Gusto ko kasi siyang lumago at maging pinkies katulad ng pilo ni Sis Tess de la Cruz. Bigay din ito ng isang guro. Ito guys, ito'y isa sa pinakamataba kong halaman na sumobra ang ganitong lapad ng kanyang dahon. Supposed to be ay ganito lang siya. Inispray ko kahapon kasi may uod. Ayan o, kinakain niya. Chicks ang pang-spray. At ammonium naman po ang gamit ko at pinaghalong urea. Sa palay po yun, huwag niyo pong gagayahin kung hindi niyo alam ang mga takal. Ayan, patay na ang uod. Ayan. Sinong takot sa uod? Hindi natin yun. Yun. Sana ay makasurvive siya. Mainit na guys. Tara, pasok tayo na. Welcome back guys. Pasensya na po kayo sa hinahangos ninyong Tita Pat. Nakikita nyo yan. Ito po ay unang paso kong ginawa. Inspired by Marge Santillia. Nakita ko yung mga pat niya na nakapikit. Ginaya ko po. Ayan, upintelpin lang kasi yan. Kaya siya ay nakupas na. Isang taon na eh. Simula ang pandemic. Nung nag-lockdown ang buong mundo. Ito na rin ang unang-una kong tanim na naitanim ko. Diyan sa pat na yan. Ayan. Nakita nyo na rin ito, pero maliit pa siya nung makita nyo sa mga una kong vlog. Isa rin siya sa pinakamataba na tanim ko. Nagpaka-green-green siya. Tumaas siya ng ganyan. Dito pa rin po tayo sa corner na ginawa ng asawa ko noong nag-lockdown. Makikita nyo po itong corner na ito ay ginawa niya kahit hindi inuutos. Nag-lockdown eh, nainip. Yan. Sa una kong vlog. Dito tayo sa ating mga aglonima. Noong una niyong makita si Snow White, ay wala pa siyang anak.
Ayan, may anak na siya. At may may-ari na niyan, si Ate Juliet. Itong pot ay 3-in-1. Naaalala ko si Sis Mamita Gina dito sa ganitong turtle vine. Pag masaya na silang ganyan, ayaw ko nang alisin. Yan ang kahinaan ko, guys. Yung namamatay pag inalipat-lipat ko. Tapos yun, oh. Meron siya doong kasamahan ng mga spider. Pero ito yung hanging kasamahan ng may sakit. Pinakita ko sa inyo kanina. Next ay itong, hindi ko alam, iba ito kaysa doon sa kaninang pinakita ko sa inyo. Galing din sa school ito, guys. Mapapansin nyo, maraming guro na nagbibigay sa akin. Masipag daw ako maggamas. Yan. Ito dati pa na parami na natin si lipstick. At ito dati, guys, ay nung makita nyo, maliit lang at iisa lang ang dahon. Yan ngayon. Ilan na ang dahon niya? Alocasia. O, oh, naka-apat na. Bigay naman ito ng aking kinakapatid. Nandun ang ate ko nagwawalis. Siya si Alocasia. Maraming klase ng Alocasia. Kayo na ang mag-ID. Tapos, ayan na naman si Wandering Jew. Isa rin sa pinakamabilis na dumami si Wandering Jew. Pinakamadali na ding alagaan yan. Ito ang pinakamadamot kong tanim. Parang hindi na itanong ni Sis Marge kung alin yung pinakamadamot na tanim. Kasi isang taon na siya, guys. Isasama ko na sa ubigay ni ito. Hindi siya nanganganak. Si Pink Kunching. Pero ang ganda-ganda niya. Siya ang pinakamaganda, pinakamadamot naman. And then, ito ay si Pink. Ay, may itinuro ang aking assistant. Ayan, guys. O, marami ko na talagang napatay na ganito. Flamingo o yung Calm Down My Darling dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung bakit. Siguro ayaw na ayaw niyang madidilig. Eh, ito kasi lagi kong dinidilig. Ito, mga aglonima. Ito ang pinakamasipag nating si Pink Dalmatian. Oh, ay, ilan na ang kanyang suwi? Isa, dalawa, tatlo, paapat yun. Pasensya na kayo kung magalaw ang aking video. Ah, ito. Nakita nyo na yan kung gaano kalash. Ito. Si plant basket na nahulog na si Mother Deer. Ayan. Iba na ito. Pinamigay ko na kasi sobrang bilis din yung dumami. Wala naman akong pagsabitan, paglagyan. Ito ang nais kong paramihin. Yan. Siya yung variegated. Ayan pa lang. Oh, baby pa ito nang makita nyo sa una kong video. Guys, ayan. At syempre, si Wandering Jew. Ayan ang mother daw ng Wandering Jew natin. Tapos, sana po napanood nyo yung aking vlog sa Sydney Zelda. Nag-repot tayo ng tatlong klaseng Wandering Jew. February 2 po yun. At ito na po siya ngayon. Ito na po ang ating DIY din na lagayan ng mga hikaw at mga earrings. May namatay akong isa, si Burgundy, kaya ito na lang ang ipinalit ko, guys. Hindi ko alam kung anong pangalan ito. Pero dito ko na lang din nilagay kasi ay siya naman ay purple din. Yan. Kung nakita nyo po yung aking ginawang ganito. Pinakamabilis din siyang dumami. At ganun din ang DIY nating Coco Pole. Excuse kung napanood nyo rin po yon. Ito na po siya ngayon. Ang DIY nating Coco Pole. Sa Sydney Zelda din po. Hindi ako masikip, hindi ako makaupo-upo. Kailan ito ginawa? January 28. May napapansin po kayong patay, oh. Kasi po ito ay dalawang haba na ipinulupot ko dito, pero isa lang po ang nag-survive. Yan, salamat naman po at may nag-survive din. Ayan na naman si
turtle vine na paborito ni Sis Gina. Ayan. And ito pa po ang aking mga koleksyon ng Mayana. Ito po yung hanging Mayana. Ang cute niya at mabilis din siyang paramihin at low maintenance din. Kaya gusto ko na rin ang Mayana. Gamot yan, Mayana. Noong 3 years old si Ginny, ba't nabubukulan? Tatakbo siya dyan, pipitas, lalagay niya sa bukol niya. Ito si Pakikorek po, finger paint. At ito naman po, green siya, pero habang pagbagong labas ang dahon o pag nagmamatured, nagkakaroon po siya dito ng pink. Siya po ay si Salmon Pink. At meron pa rin doon na napaligaw. At syempre, ito nagpakalago-lago na din, guys. Ito, nagpakalaki-laki na din dahil sa mga nililigay nating fertilizer. Ito kasamahan ni, nakita nyo na rin yan, Cadena de Amor. At may naliligaw ding Caladium. Kaso nagpakataas-taas siya, guys. Oh. Oh, aray, oh. Kaso malambot. At syempre, ito ang Black Coleus. Ayan. Punta naman tayo dito sa table. Oh, may nagbigay sa akin ng ang tawag dyan. Ang hirap talaga, naglo-loading ako. Bigay ito ng hipag ko, nabigay din laang sa kanya. Ayaw nga kasing mag-alaga ng mga succulents kasi mahirap. Ay, tuwang-tuwa ako. Kasi ay, may mga maliliit ng nahuhulog. Yun. Tuwang-tuwa ako dyan. Yan. Kaya tuwang-tuwa ako sa inyong mga succulents. Try lang yan at talagang mahirap dito. Ito dati pang nakita nyo na. At lumaki na rin yan, si Forever Rich. May napasingit na purple heart. Ito, mamatay din ang mamatay buhay din. Yung mga ganyan ko. Pero, talagang nasusurvive din sila. Ito naman ang aking Enjoy Photos. Ito ang Mother Deer. Kaya pala, ako ay nagpropa ay dahil mag-guest ako kay Marj Santillan. At bago ko naman sila ilagay dito, guys, ay nakaisang buwan na sila sa tubig. Bago ko pa sila mailagay dyan. At meron din ako dito si Neon. Napulot ko lang ito, guys. Isang dahon lang. Sinubukan ko lang dyan yan. O ayan, nakatatlong dahon na. Bigay ng kumari ko, ka-charts ko. Tapos guys, ito bigay din ni Madam Lori nung Valentine. Hanggang ngayon nandito pa. Nagva-vine din siya para siyang may mga ugat din siya o para siyang photos. Paki-idehan niyo nga ito, ang kapal ng kanyang leaves. Ang kapal. Tapos ay makintab, ang ganda. Tapos ang aking walang kamatayang si Huartia. Hindi ko alam kung mabubuhay pa siya o ano. Ito ay, kailan ko ba ito nilagay sa tubig? February 8 pa. February. Aba, may nagbe-birthday, guys. At ito naman, medyo nahihirapan din ako dito. Ayan, oh. Nagkakaroon siya, guys, ng ganyan. Namamatay ang dahon. Pero, tatalbos. Patay ang dahon, talbos. Kaya hindi siya makahaba. Ang aking mataba na Hanay Dwarf Sensiberia. At nandito ang mga purple heart na dumami na dahil sabi ni Tess de la Cruz ay madali lang talaga silang buhayin. Yan. Ito nakita nyo na rin. Ito yung ating mga common na spider plant. Yan. Balik tayo sa Aglonima. Kahapon ay may nanay na nagpunta dito kaya makikita nyo ay may mga pinagdukalan.
humingi siya. Mabuti naman nagustuhan niya ang mga tanim ko. Ayan, oh, si Doña Carmen. Ito ay si Bicolor. Ano ang pinagkaiba ni Bicolor dito kay... Ito ang tawag yata dito ay si Eyebrow. Nakuha ko yung mga pangalan na yun kay Ma'am Plant Nanay Diaries. Ito meron din si Sis Marge Neto. Marami yung kanyang dahon nung kay Marge na kanyang nag-haul siya minsan. Ito ay bago na. Ito na. Yan, paki-ID nyo naman yun, guys. Tapos, ere, hindi ko rin alam ang pangalan. Lagi rin itong may sakit. Nakakasurvive dahil ginagamot. Ito naman ay parang pamilya ng Damgain ba yan? Yan. May suwi na rin siya. Ah, ito ay kasamahan ni Eyebrow. Ito bago lang din sa wala sa dati kong vlog. Isa siya sa mga dumating sa buhay ko, yan. Si Fish Eye. Ito galing din kay Madam yan nung February. Dalawang dahon lang yan dati, ayan na siya. Ah, singonium. Ang gusto kong singonium ay yung kay Marge Santilla na pink. Ayan. Inaalagaan ko tong sa ate Juliet ko. Hi ateng Juliet, may ari ng Patchy Design and Printing, baliktad yata. O ito sa akin ito, si Butterfly ba yan? Ito kay ate Juliet din, isiship yan. Ang pinakagusto ko ng pot, kung tatanungin, Mrs. Marge, ay halos lahat. Huwag lang ganitong semento. Ito na talaga, pinakamatigas, hindi makagalaw ang ugat, hindi rin sila makaanak. Umuso ba ganoon yung paggawa ng towel? Kung natatandaan ninyo ay pandemic nga, yan, nag-DIY kami ng ganitong pot. Ang tigas-tigas, ito ay towel. Ilulubog mo sa semento na may sand. Ayan, oh, may anak na rin naman siya. Yan lang ang ayaw kong pot. Hindi sila makahinga eh. Ngayon ay punta na tayo sa aking pinaka-forgiving na tanim. Ayan, pinagsama-sama ko sila dito sa isang corner. Ito ay leaf propagation. Magkakaroon siguro ako ng hiwalay na vlog. Ito ay si Bunstel Sensation Silver. Ayan. Nakita nyo na ito noon, pero ito pa lang siya. Ito mga anak na. At pag siya'y may bagong baby, green siya na plain. Wala pa yung pagka-silver niyang ganito. Ayan. Si Moonshine, isa rin sa tumaba dahil sa abono. Ito, kahit itapon mo, buhay pa rin yan. Ito ay si Laurenti. Ayan. Tingnan nyo guys yung ginawa kong pot. Oh. Mahuna pala. O, tingnan natin. Oh. Gusto niyang lumabas. O, ayan. Sinira niya. Oh. Ito yung towel. Madaling masira. Nung wala tayong magawa dahil quarantine tayo. Ito naman ay si Zaylanica. Marami ko niyan dyan sa tabing bakod. Tinatapon lang. At ito ang cute na si Whalefin. Naalala ko si Sis Adel dito. Ang dami niya kasing ganito. Eh noon, eh ito pa lang sa akin. Ito pa lang. Sabi niya, dadami din yan sis. Yan. Ito ang Mother Dear, yung pinakamaliit. Ato, baby na yan. Dumadami din, nakakapagparami din. Ito yung mga dwarf. Ito si Dwarf Hanay. Ito ay, nalimutan ko na kung ano ang pangalan yan. Ito ay si Dwarf Golden Hanay. Hanai? Pakikorek. At ito naman, sabi ko, ang tagal niyang manganak. Ito lang yun. At ito na siya ngayon. May bago na siyang baby. Si Lauren. Yung isa kanina doon ay si Lorente. Ito naman ay si Lauren. At ito naman ay si Hanay Golden Dwarf.
Ano pa nga ba ang tanong ni Sis Marge? Ang gusto ko pang maging collection ay nasabi ko na. Mayana. Ayan, salamat guys. Oh, mainit talaga guys. Summer na guys. At ito na po yung favorite nating lahat. Batian portion. Pasasalamat, shout out. Matagal din akong hindi nakapagpasalamat. Nakapag-shout out. Uunahin ko na po ang aking family vlogger. Maraming salamat po sa mga sumusuporta. Kay Sydney Zelda. Kay Geneva. Geneva's Adventures. Nelper Cabida. NRP Vlog. Thea Sarcia Vlog. At syempre po sa aking Marznatics family. Alam ko po 51 na tayo or more. Hindi ko na po kayo maiisa-isa sa pangunguna ni Miss Marilu de Ramos. Alam ko pong nangunguna kayong manunood nitong vlog na to. Kapamilya ko kayo, kaya isinama ko kayo dito sa aking kapamilya vloggers. Maraming maraming salamat sis sa mga suporta ninyo. Walang iwanan. At huwag kayo magtatampo kung hindi ko na kayo maiisa-isa. Basta alam nyo yon na sa puso nyo ay magkakasama tayo. Next po, shout out natin sa ating mga bagong subscribers. Ito po, nagtatampo na yata sa akin. Mercy Loves Gardening. Jonathan Igonia, My Dream Life, Plant Nanay Diaries, hello po ma'am. Sina Melody's Mini Garden, magkakasama ito, sina Inday Lang, Certified Kapromdi, by J Vlog, at si Bobby Hang TV. Subscribe nyo rin po sila, tingnan nyo po ang kanilang mga halaman at napakagaganda din po. Sunod po natin ay sina Tita Burns Barcelona at sa kanyang mga anak, kay Precious De Vera, kay Gemma Carpio, taga Calapan, hi sis, kay Victoria Miguel, taga Occidental Mindoro, at itong makulit, si Roots and Juice, tama ba ang aking pronunciation, kay Cherry's Daily Life, Lola Telmas Vlog, hello po ma'am, Cocinera Plantita, Ate Julie Villarta, hello, at sa iyong anak, at kay Ate Renita Tupas, Joy at Home, Buhay Taxi Driver, Kiwi Brando, Miss Nakita, Celso Luto, Lolit Balandra, hi sis, thank you, Joe Plantito Vlog, sorry po dun sa mga hindi ko mapasalamatan ngayon, shoutout nyo na lang po dyan, i-comment nyo na lang po, at sabihin nyo po may utang ka sa akin, Tita Pat, at next vlog natin ay kayo naman po ang aking uunahin. Please, huwag niyo po akong papatawag sa Malacanang. Kay Miss Marilyn Uygo, hello po ma'am. Kay Ate Juliet Galman na may-ari ng Pachi Printing and Design, at kay Miss Evelyn Villorta ng La Union. Maraming salamat po ma'am sa pag-order sa ate ko ng t-shirt sa pagtangkilik. At ganun din po sa ating mga YouTuber friends, sina Rosebud Savona ng Sydney, Australia. Hello sis. Monica ng Buhay Mother, kay Servic Villacorta, at kay Glenn, the root of all good things, kay Ate Josephine Bauyon at sa kanyang asawa, Sir Joed Bauyon. Lifaholic Sheila, Ivyanko, hi sis, Ruby Abogado, Fe ng sa aming bakuran, Ana Duran, Bards, San, GV Baroga, Daddy Joe, kay Haru Kikoy, apo ni Sis Marilo de Ramos, kay M. Santillan, sa La Evelyn's Garden, Santiago and Fam, De La Cruz Family, Shirley Bagatuan, Meg De La Cruz, Mel TV, kay Sis Adele Losegro, kay Tess De La Cruz, kay Mamita Gina, at syempre sa ating host, dati, kay Sis Marge Santillan, dati ang tawag ko sa kanya, my favorite plant guru, ngayon ayaw ko na, hindi na. Iba ka talaga sis. Kasi ngayon, ikaw na si ano eh. Reyna ng sorpresa! Mahilig po talaga manorpresa si Sis Marge. Kaya, hanapin nyo po
ang Marge Santillan sa YouTube. Kung hindi nyo pa po siya nasa-subscribe, hanapin nyo po yung mga binanggit kong mga YouTuber friends natin. May Facebook page din po si Marge Santillan. May IG din po siya. Makita nyo po yung kanyang magagandang halaman. At yung pong taong yan ay napakahilig magpang-surpresa. Thank you very much sa inyong suporta. Kita-kits!